increase the mourning, mananalangin, dyan. Ang bubuk sa channel 7. Ay, 7 din. 7 din. Kaya nga channel 7. Hindi 7 mananalangin. Pagdating ng gabi, 24 oras, 7 din. O kaya 7-7. Kaya every day, 7-7 talaga sa mga. They want their life deliciously. Gusto nila maranasan ang lahat ng sarap habang sila ay nandito pa sa lupa. Kaya nga yung heaven na kalimutan na. Hindi na nang lalo yung heaven. Ang dami pa ng kapuso dito. Yan. O kumusta si Chief? Si Sir Chief. Wala ka ng mga nandito. Si Sir Chief. O si Maya. O si Jisoy. One true love. And one true love ay nasa ating Panginoon si Kristo. Hindi kay Jisoy. Hindi kay Chris. Yes. One true love ay nasa ating Panginoon si Kristo. Tulong lang tayo. Gusto natin yung walang bayan, isa ng Bible, walang bayan, manalangin. Doon lang naman tayo dito. 11:30 na po. Anong oras po parang pwede? Ha? Pwede mo parang hanggang another 15 minutes pa? Kaya ba kasi po? Dapat na po ito, ito inihanda, tapos bibili nila mga po ng 30 minutes. Pwede mo ba ma-extend naman ng quarter to 12? Hello? Hi! Mga gusto nata ngayon, mga pag-amusan kayo ng maganda. Ako, scopas lang. Pangatlo po, attitude and character. Prayer, pwede makarating sa langit. Bible, pwede karalan, pwede makarating sa langit. May bayan ba lang? Wala. So, malapit na natin masagot yung ano, it takes one time to go to heaven. Ito naman, attitude and character. Attitude plus last character. Ano ba ang attitude ng mapupunta sa langit? Kailangan ba niya merong Swiss? Swiss account? Or maraming gold bar? Tingnan po natin. Ito, mga magandang talata, tingnan niya. Sa Genesis kapitulo, wala. Kapitulo, wala yung kapitulo, meron may talata. Na rin naman. 22 at 24. Tingnan ko. Kapitulo 5. Genesis kapitulo 5. Kasi pag sinabi ko ang pamantay ng ating karakter ay sa ating Panginoong Jesucristo, sabi ko, meron ang escape eh. Eh, Diyos yun eh. Kaya na kaya na yun. So ito, titignan natin. Yung attitude and character na nakatalagin sa Biblia na nakapunta sa langit. Kapitulo 5, talatang 22. At tumakad si Enoch na kasama ng Diyos pagkatapos na may panganak sa mga dosare at yung dantahon at nagkaroon ang lalaki ng babae. And Enoch walked with God. May bayad wala. Walk. Hindi kumuha ng passport. Hindi kumuha ng plane ticket. And Enoch walked with God. 24, inulit pa. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di na siya nasumpuha sa pagkinuha ng Diyos. Baka sabihin nyo, nasa updates, kaya hindi na makagawa. Sino pa naman ni Apo Marcos, maraming nawa ko lang, hindi na makagawa. And Enoch, sabihin, maganda yung sabihin ng Ingles, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Ano kaya ang karakter ni Enoch?
Katulad ba siya ng ating kapatid na, naku, kung hindi lang ako sa Batista, kung hindi lang Henry ang asawa ko, sinabunutan na kita. Sinasangkalan ba yung pag-Adventista? Meron akong isang kwento, talagang makanarayon yung nila ito, pero doon sa hindi na narin eh. Meron isang, kasi ang karakter natin, mga kapatid, ang attitude and character, ito naman ang magdadala natin sa langit na hindi kaya ng pag-uwi ng ating Panginoon. No, physical yun, di ba? Pangunga, medyo bungin, mapapagay na, pero yung karakter natin, dito yan binukol sa lupang ito. Hindi na yun babaguhin sa langit. Dito pa lang pinagbago niya. Katulad ito, meron itong isang soldier. Nakatari itong soldier na ito. Alam niyo naman pagkasundalo. May mga sundalo rito. Meron militarya niya. Mga militarya po. Gusto niya, pagka meron siyang anak, gusto rin niya maging militarya. Gusto kong maging sundalo rin yung anak. Nanganak ito, pogi yung soldier. Pogi. Magandang lalaki. Nanganak siya ng lalaki. Hindi yung asawa niya, nanganak ng lalaki, tapos sa pagkamantang. Gagawin ko itong, iti-train ko ito na maganda. Pero nung lumalaki, ang hindi, Barbie doll. Nakatawa na si sister, alam niya nangangit, kung mayroon sa Barbie doll. Sabi, ako frustrated yung soldier. O, paano ko kayo mababago naman ako? Ang hindi, Barbie doll. Ah, hindi ito po pwede sa akin. E malapit siya sa dagat. Hindi na sa dagat. Hindi ito po. Siguro meron na kaalam. Kaya natatawa. Hindi ito po yung anak. Pag hindi ka naging lalaki, huwag na matagal. Tapos pagtutang lang yan. Oh, hello, lalaki ka na. Serena. Serena na raw siya. Kasi yung tagal eh. Ay, isip na naman ha? Nadalik ko ito sa kubat. Nalagay ko magiging nalala. Ayun na sa kubat. At doon araw doon. Tapos binalikan. O, ano? Wala. Lalaki ka na. Hindi po diwata. Sabi ko wala ng pag-asa. Pero pinagtutulog yung tatay ay natuloy niya, pahagal pa, yung araro nila, gumagalaw na, aba, sabi niya, anak ko, nalaki na, nag-araro na. Boy, isip, hindi na niya. Bola, nag-araro ka naman, ano'y tatali ko dyan? Unang-unang po. Ang mga Kristiyano, let's say, mayroon malalaking problema. Wala din kayo inyong head elder, ano ba? Si Brother Pascual o Pamilyon? Pamilyon. 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 Oo, nagkama rin. Number mo na lang. Number mo na lang. Pamilyon. Pamilyon. Brother Pascual o Pamilyon. Alam niyo ba? Ano mong problema mga kapatid, lalo-lalo na ngayon, mahirap ang pera, alam mo yun, malapit ang Pasko, tapos mahirap ang mga pahamahan. Ano mong problema, katulad nung isang kapatid namin sa loob ng CIW. Yung pong CIW ay, ito ay National Institute for the Women, Correctional Institute for Women. Pero tayo naman ito na, kabibintan niya na, siguro mga pinagbuhan pa lang siya kabibintan niya ay nung lalang mabintan siya ay sari-sari ng problema ang dumating sa kanyang buhay. Una-una, sabi ng kapatid na ito, ngayon hindi na ako dinadalaw ng aking pamilya. Hindi na siya dinadalaw kasi nalaman naging Adventista siya. Yung kanyang asawa na dati sabi, nangangako siya na, ikaw na ang aking mamahalin. Parang mapagandit sa pinagawa.
ng aking mamahalin. Umakulong siya, dinadalaw pa siya. Pero nung nalaman na Adventista na siya, hindi na siya dinadalaw. Kasi karamihan sa mga nakakulong sa correctional, kung hindi sumakabi ng buhay na yung mga asawa, ay sumasakabi ng bahay. Sa kabilang bahay. Hindi na sa kanila, lumipat na ng bahay. Ang mapakit pa nito, sabi niya, ay inuhan na ng aking kumari yung aking asawa. Masakit ang kumari pa nila ang kumuhan sa kanyang asawa. Pero, meron kami binigay ng teksto sa kanya na pwede ibigay sa teksto sa inyo. Sa Isaiah, kapitulo 41, ipunin mo nyo. Isaiah 41, talatang 8, 9, pwede 8 inches lang. Binasa namin ito sa kanya. At dinagay namin sa pinapasa namin, bawa ang pangalan niya ay Nida. Or let's say, Nida. Sabi namin. Ngunit ikaw, Nida, isang Adventista, lingkod ko, na siya, ako ang aking pinili at pinili ni Abraham na aking kaibigan. Tapos sa talatang Jesus, bigyan namin ang inspiration na huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo, huwag kang manglumaypay sapagkat ako'y iyong Diyos, aking pananalasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Di ba maganda mga kapatid? Kapag nakadara na tayo, nang tayo ay parang walang-wala. Di ba kasi pagka maraming blessing, praise the Lord, hallelujah. Meron pagka, meron pang talag, God is good. Parang, okay, damahin mo. All the time, God is good. God is good. May pamatay ka. God is good all the time God is good. Eh, biglang ganun siya, ikaw. Paano? Pinang isang Christian, pinang nag-aantay sa Panginoon sa kanyang buhay magbabalik. Sabi ko dito, we need a change of our character dito sa lupa. Kapag katulad ng mga panalangin, katulad ng mga masalang video. Bawa, nanalangin ka, hindi ka nang may prayer meeting. Kasi hindi ba sinasabi, hindi ba sinusulat, hindi ba sinasabi? Lord, ay mga kapatid, panalangin mo ako kasi wala akong patpation. Eh, iba naman, iba ang deliberation. Mga kapatid, ipanalangin niyo ako na mayroon magpautang sa akin. Kasi wala akong pamayin ng Christian. Ng mga prayer. Kaya po sumanda muli yung ating sentence na binasa. The logic. Titignan po natin kung ito ay tama. It takes one time to go to heaven. Buksan po ninyo ang inyong Biblia sa John. Ito po ang dalawang muling talata. Titignan natin kung talagang tama ang it takes one time to go to heaven. John 3:16. O, alam mo yan, di ba? For God's love the Lord. Pero pupasahin natin. John 3:16. Sapagkat yun naman ang pagsinta ng Diyos sa libutan na ibinigay niya kanyang buntong na anak, kapag ibinigay, may bayad, wala. Wala. So, one time, malapit-lapit na tayo. Binigyan niya ang iyong buktong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pag nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan, saan mo ito experience? Dito sa lupa o dito sa langit? Sa langit. Sa langit. So, ibig sabihin ibinigay, walang bayad. So, malapit-lapit na natin masagot. Last text po, sa John 14:1-3, yung ating scripture reading. John 14:1-3, hindi na natin yung may bayad dito.
Huwag pagulimihanan ang inyong puso. Marami sa mga Kristiyano ngayon ay pagulimihanan. Magsasampalataya kayo sa Diyos, magsasampalataya kayo kayo sa akin. Sino yung sa akin? Jesus Christ. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kundi ngayon ay sinabi ko sa akin sa inyo, sapagkat ako'y marunong upang ipaghanda ko kayo ng lakong kalalagyan. Sa inyo? Sa ako? Saan? Sa langit. Malapit kami na natin masagot. Anyway, number three. At kung ako'y pumaroon na ako'y mapaghanda ng kalalagyan, ay muling nalilito ako. At kayo'y tatanggapin sa aking sarili upang susan ako naroon kayo naman ay lumuon. Isang napakadakilang pangako ng ating Panginoon na pangahawakan ng kanyang mga anak. Ito ay hindi katulad ng kay MacArthur na I shall bless kami ni MacArthur. I shall bless. Ano sabi din sa Biblia? And if I go and prepare a place for you, I will come again. Iba yung shall, iba yung will. Ang ibig sabihin ng shall, maaari siyang bumalik. Maaari o hindi siya maaari makabalik. Pero pag sinabi, I will come again, ano ibig sabihin? May kasiguruhan na siya ay babalik. Hindi lamang natin alam kung kayo babalik na natin ang Panginoon. Kaya sabi ko niya, maging handa tayo, baguhin natin ang ating karakter sa mga panalangin at basa ng Biblia at hindi sa lahat ang karakter na minumuhon natin dito sa lupang ito ay yan natin na karakter na dalhin natin sa langit na bayan na hinanda ng ating Panginoon. Kaya aking pundalangin, nawa yung mga mabagin na mga kapatid natin sa CAA. Alam mo, maraming kapatid sa inyo kasi hindi na pumunta si Nani Galvez sa amin. Ang kapatid talaga ang mga taga-CAA. Aking pundalangin, nawa sa pagbabalik ng aming Panginoon sa pangalawa na siguradong siya ay babalik. Yung sinasabi ni Apostol Pablo, huwag kayong manghinawang gumawa ng mabuti. Ano ba yung text yun? Sa 1st at 2nd Thessalonians 3:13, ang sabi ni Apostol Pablo, 1st Thessalonians 3:13, ano ang sabi ni Apostol Pablo? Huwag kayong manghinawang gumawa ng mabuti. Sa pagdalang Diyos, dinugtong ang panahon mo. At sa bawat mabuting gawa ay mong ginagawa, hindi siya natutulog. Nakikita niya lahat ng ating mabuting gawa. Kaya sa kanyang pagbabalik, nawa ang aking dalangin ang mga kapatiran dito sa CAA ay huwag mo mawagli, kundi sama-sama tayong sasalubog dun sa langit na bayan at nilanda ng ating Panginoon. Sinagot po natin na it takes one time to go to heaven? Is it true or false? True. Anong truths? Truths ba? True. Kaya mga kapatid, ang aking pamanalangin gawa sa pagdating ng ating Panginoon, sama-sama tayong lahat sa sasalubong at sasabihin ng ating Panginoon. Ito po ang aming dalangin.